common challenges ko na pag-prepare ba yung food. Actually, yung pinaka-challenge natin is kung paano natin siya mapapasarap, yung luto natin. And yun nga, yung common mistakes natin is yung kagaya ng mistakes natin is yung pag sobrang nagmamadali nito. Kagaya nito, marami tayong ulam na ginagawa. So, lahat parang nararattle ka sa paggagawa. Common mistake na nakita namin na sa observation namin ay kakulangan sa personal protective equipment o PPE. Di lang natin ito makikita kay Alimbebang na pinag-interviewan namin, kundi makikita rin natin itong mga common mistake na to pati sa ibang lugar o kainan, na pwede magdulot ng food contamination o sintomas ng food contamination kagaya ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, at iba pa. Para maiwasan itong mga gantong pangyayari, mas mabuting mamili tayo ng kakainan o mas piliin natin yung mga taong nagpe-prepare ng pagkain na naka-PPE. Para sa ganun ay maiwasan natin ang food contamination at the same time may enjoy natin ang pagkain na in-order natin. So din sa mga nakita naming common mistake, ang challenges sa food safety ay ang unorganized equipment na madalas ay nagiging sanhi ng contamination ng pagkain. Dahil nagsasama-sama ang mga equipment na dapat ay magkakaiwalay sa iba, kagaya ng cutting board, kutsilyo at mga lagay ng pagkain. Lalo na pag di pa ito nahuhugasan. Masusuhilusyonan ito kung ang mga kitchen staff ay nag-organize ng mga gamit sa kusina. Lalo na kung ang equipment ay ginagamit sa iba't ibang putahe. Sirang gamit. Halimbawa ay upuan. Na malaki ang mga sira na pwedeng maaksidente yung customer habang kumakain. Para maiwasan ito, yung mga sirang gamit ay hindi na dapat pinapagamit sa customer. Palitan o ayusin ito para makasigurado na walang maaaksidente na customer. Yung mga lagayan ng kubyertos ay walang takip. Maaaring madapuan ng langaw na magdudulot ng food poisoning o mga sakit sa gamit nito. Siguraduhin sinasanitize ng tama ang mga kubyertos at pagkatapos ay ilagay sa lagayan na may takip para makasiguradong hindi madadapuan ng mga langaw. Kawala ng gamit sa pantaboy ng langaw na nagkakos ng contamination in the same time bacterial infection. Ang solusyon sa kawala ng gamit sa pantaboy ng mga langaw ay ang paggamit ng fly swatter o pamalo para patayin ang mga langaw at pwede din gumamit ng electric pan. Isa din sa mga napansin naming common mistakes and challenges sa food safety ay ang lack of kitchen equipment, kagaya ng mga thermometers na minimeasure ang temperature ng mga pagkain, mantika at paglulutuan kagaya ng grill at kawali. Isa sa mga solusyon dito ay dapat na mag-invest ang mga nagtitinda sa mga equipment na makakatulong para maiwasan ang contamination at maiwasan ang pag-grow ng mga bakterya sa pagkain bago at pagkatapos lutuin. Hindi na madalang na paghugas ng kamay. Marami at iba't iba ang hinahawakan. Ang hindi paghuhugas ng kamay ay pwedeng magdulot ng sakit. Kaya dapat laging naghuhugas ng kamay, sanitize at gumamit ng gloves. Panatilihin ang kalinisan sa sarili at sa mga pagkain. Kapaligiran. Dahil sa maraming dumadaan na sasakyan, nadadapuan ng mga usok, alikabok, ang mga pagkain. Kaya, kailangan laging tatakpan ang mga pagkain at mga gagamitin ng customer para iwas sa sakit. Pwede rin naman na maglagay ng harang, pader o salamin para maiwasan ang usok o alikabok.